Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo na ng USA at Australia na unti-unti nang nararanasan ang El Niño. Pero dito sa Pinas, opisyal na nga bang nagsimula ang weather phenomenon? Alamin yan sa Balitang A to Z ni Micaela Ilaw. Pinaghahanda na ng Malacañang ang mga ahensya ng gobyerno na mag-implementa ng water conservation measures o pagtitipid ng tubig. Kasunod ito ng advisory ng Climate Prediction Center ng USA na naobserbahan na ang weak o mahinang El Niño sa Amerika sa buwan ng Mayo. Ang Bureau of Meteorology naman ng Australia naglabas na rin ng El Niño alert dahil sa 70% chance na mangyari ito sa kanilang rehiyon ngayong taon. Pero sa Pilipinas, dahil sa iba ang pamantayan dito, ayon sa Weather Bureau Pag-asa, hindi pa opisyal na inaanunsyo ang El Niño sa bansa. Sa ngayon kasi, nasa normal level pa ang sea surface temperature at posibleng sa third quarter pa ng taon mararanasan ang El Niño sa Pilipinas. Pagka nagkaroon tayo ng El Niño, may lag pa yan yung tinatawag. Parang kapag nangyari na ngayon, may mga susunod pang buwan bago tayo makaramdam, parang gano'n. Parang may lag effect pa. Nagkakaroon ng El Niño kapag tumaas ang temperatura ng sea surface o ibabaw ng dagat. El Niño o tagtuyot, ibig sabihin, mas kakaunti ang rainfall o ulan. Pero posible rin na maranasan ang mas malalakas na bagyo sa mga panahong ito. So may pagkakataon na kapag El Niño, mababa yung mga pag-ulan, wala masyadong bagyo. Meron naman na El Niño event na malalakas naman yung bagyo kasi nga mainit ang ating dagat. So more on evaporation, and then most likely kapag maraming evaporation, maraming moisture na mafe-feed doon sa bagyo. Kaya nagiging mas madalas yung mga typhoon to super typhoon intensity. Bagamat hindi pa nararanasan ang El Niño sa Pilipinas, ang National Irrigation Administration na babahala na dahil ngayon pa lang patuloy ang pagbaba ng water level sa Magatnam sa Isabela. Dahil dito apektado ang irigasyon sa mahigit 90,000 palayan sa Isabela, Quirino at Ifugao. Posibleng bumaba pa sa critical level na 160 meters ang water level ng Magatnam kung hindi madadagdagan ang antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan at nagbabadyang El Niño. Yung nga lang, palagi pa rin natin inaabiso yung ating mga farmers, lalo na yung maapektuhan, na maging handa or tignan natin mabuti, pag-isipan natin kung talagang magtatanim tayo ng rice o mag-diversified crops na po tayo. Bilang paghahanda, naglabas na ng memorandum ang Office of the President para sa Nationwide Water Conservation Program. Pangungunahan ito ng Water Resources Management Office, habang sa susunod na linggo pa inaasahan na magbibigay ng update ang Pag-asa. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw.